So yun, good day mga kalapatids and welcome back dito sa ating channel. So silipin muna natin yung araw na to, yung ating mga breeder. Ayan o, yung ating foundation cock, Vandenbroek, Heimilim. Okay. So, mga pala ngayon ay papakita ko sa inyo dahil nagpisa na yung anak ni Miss Flyover, yung itlog ni Miss Flyover. Ayan, napisa na. So, check natin. Ito guys, nagpisa na yung itlog ni Miss Flyover. Ito si Miss Flyover. So, silipin natin kasi nakita ko. Ayan o. Oh. Sana meron ng dalawang sisiw. No? Ganda nila. So yan o. Oh. Ito yung unang napisa. Ito yung second. Kasi nakikita natin mas malaki yung unang pisa. Kesa dun sa pangalawang pisa. Yeah. Ang cute nila guys o. Oh. Grabe o. Oh. Cute ng mga inakay natin. So, meron tayong susuksukan na isa dito para maging young bird natin ng isang club. Medyo late na compared dun sa mga magiging kalaban nito. Eh yung magiging kalaban nito sa south eh matitibay ng Romonda. Tapos yung sa atin, eto sisiw na sisiw palang newborn. So meron niya tayong mga unang binred na anak nitong dalawa na to. Eh kaso nga nabili na sa akin. So kaya ngayon pa lang ako makapagpapalabas ng panglabang ko ng south ayan. So may natira pa ako isang singsing ng club. So dito natin susuksok isa sa dalawa na to. So yung yung magiging kalaban nila kasabayan nila is matitibay ng lumipad. Pero yung sa atin, ayan, newborn. So ito yung singsing na sinasabi ko. Ito, ayan guys. Ayan. Isa lang, may susuksok natin. So ayan. Ayan. Ayan muna natin magpahinga at baka ma-stress. Muna natin silipin natin yung iba. Ayan o. Grabe. Blessing yan guys, blessing. Then ito yung isa. Ito naman yung Joe Torres natin. Ayan, bloodline nito is Joe Torres. Ito yung nanay nung aking second overall. Ayan. So nakabakla sila. So ihahanda natin yan. Kinukondisyon natin mabuti. Para sa susunod na breeding season ay may salpak na natin sila. So pupurgahin ko na lang yan para magamit natin sa susunod. Ito ang ating ito malapit na rin itong magpisa. Malapit na rin magpisa. Halos magkasabayan to eh. Yung kay Flyover. Una lang si Flyover ng mga one days. Ayan o. May crack na din pala. Ayan, kita ba? Kakrack na rin guys. Yung isang itlog may crack na. Silipin natin yung isa kung meron na rin. Yung isa meron na. Ito malapit na din to. Malapit na rin mapisa. Ayan yung ibon. Ito ang line nito is Melusi. Melusi ba yung Meluchi? Ayan. Tapos yung ating ibon na hen. Ayan. So dalawa lang yung nakasalang natin ngayon. Ay meron pa nga palang ano. Meron pa nga palang mga magpapasuksok uli sa atin. Gustong sumubok ng linyada natin. Yung isa ay bagong susubok sa linyada natin ng ibon. So, nagpapasuksok nga siya. Young bird.
Tapos yung isa naman nagpapasok-sok, bali pangalawang beses na siyang kukuha sa akin. Yan. Pero baka dito ko sila bigyan sa producer natin ng overall champion natin, second overall champion natin. Dito natin sila pagsusok-sok. Ano iba natin? Yung ibang-ibang ko, nandun sa Flyers Loft, yung ibang breeders natin. So, hindi ko palang naasikaso na ihiwalay yung ibang breeder natin. Kasi nga kulang tayo sa cage. Ayan o. Hindi pa natin naayos ito. Tsaka hindi ko pa masalang kasi lugon pa tong producer natin na kak. Ayan o. Ayan yung kak natin, producer. Astig. Kaso nga lang, lugon pa. And update nga pala guys, dun sa ibon na lot visitor natin. Ito siya, kukunin ko. Kawawalan natin. Bali kasi nung isang araw, dapat yung isang araw ko pa siya pawawalan eh. Kaso, wala siya rito. Nag-release ako. So, akala ko ay umuwi na sa may-ari. Kaso, bumalik pala uli. Eto. So ngayon, re-release muna natin para kung sakali man makabalik doon sa may-ari. Ito guys. Hindi ko lang. Teka. Ano? Iibon. Kita ko sa inyo, wala kasi tayong taga-camera ngayon eh. Ah. Ipawala natin. Hindi tayo sa labas. Ah! Ito yung ibon o. Oh. Ganda talaga nitong ibon na ito. Ganda nung ibon. Awala natin dito. Sa likod. Andito tayo para medyo malayo-layo yung natin. Ayan. So ito guys yung kalapati na yun o. Oh. Ito yung sing-sing niya. Ito ba PHA? Ah, PHA yan o. Oh. Iibon. Hindi ko alam kung nasanay na dito to guys, pero ito susubukan pa rin kasi susubukan pa rin nating pawalan. Kasi nawala na to ng isang araw sa kulungan. Mas nagulat na lang ako kanina na pumalik siya dito. Siguro mga isang araw tong wala dito sa loop ko. Kasi yun nga kanina nga ay kaninang maga pag uwi ko. Andito na. Oops. So kung ito ay hindi pa rin aalis at uuwi sa atin, huhulihin natin tapos sa ibang lugar natin siya i-release. Ayan o, gandang ibon. Oh, shoutout doon sa may-ari, sana makauwi ka na. Okay, i-release muna natin para makauwi na siya sa tunay na may-ari. Ala. Ang guys. Buwa pa rin sa bubong namin. Ayun oh. Ayun sa taas. Sa taas yung ibon. Parang ayaw nang umalis dito ng ibon, guys. Ayun. Bumaba na naman sa loob. Siguro ang kailangan natin dito, ano na, toss na natin to sa malayo-layo. Grabe tong ibon na to. Ayaw nang umalis. So, medyo natagal lang kasi pinagaling ko pa yung sugat niya sa leeg. Pag uminom kasi siya, tumutulo. Kaya, pinaghilom muna natin. Dito yung isang araw nga, pagkita ko, wala na siya sa loob. Bali, isang buong araw yun, hindi ko siya nakita. Kinabukasan, pag uwi ko, yun, nakita ko nga dito, nandito na naman. Okay.
So yun guys, pumasok na nga dito na naman sa loob natin yung ibon. Ayan o, pinutugis ni Grisel. Ayan yung ibon. O mamaya, pag may time ako kasi guys, busy rin tayo sa hanap buhay, sa pamamasada eh. Mamaya pag labas ko, ay dadali natin siya, subukan natin siyang ito sa biyahe. Okay guys, ito muna sa ngayon. Have a nice day and God bless all.